Well, hello everyone! My name is Adelina. Welcome back to my channel. So guys, ang isishare ko ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga succulent na nabubuhay dito sa lowland. So, ang mga succulent daw, hindi daw po nabubuhay dito sa lowland. So, ang aking pong mga succulent ay nabubuhay po dito sa lowland, guys. Kaya ito po ang isishare ng lola nyo ngayon, ng aking mga succulent sa lowland. So guys, nakikita po ninyo itong aking succulent Portulaca tricolor. Yan. So, ang dami niyang flowers ngayon. So, ito guys, maaga po siyang bumuka yung mga flowers niya, maaga. So, yung iba pong mga succulent ko dyan, gaya ng jealousy, tanghali na po sila mag, ano, bumuka yung mga flowers nila. So, ito, maganda si tricolor Portulaca. Itinanim ko po siya sa malaking pot para mas maganda po yung kanyang gapang. So, kasi yung kanyang mga katawan, guys, gumaganon siya. So, ayan, mas maganda po na mas malaki yung kanyang pot. So, ito po, ang gamit ko po ditong soil mix, buhangin, pumice, at saka lupa. So, yung tatlo lang po yun. Pero pag meron po akong available na ano, rice hull at vermicast, nilalagyan ko po. Pero madalas pong gamitin ko yung tatlo lang, yung pumice, buhangin, at saka lupa. So, guys, yung buhangin po at saka pumice, kailangan po nating hugasang mabuti kasi po nagkakaroon po yun ng mga semento kapag in-order natin dahil sinasakay lang po nila yun sa truck. So nahahaluan po ng mga semento yun kaya kailangan po nating hugasan. So gumawa rin po ako ng video noon kung bakit kailangan hugasan yung ano, pumice at saka buhangin. So ayan po, sinasabi ko po yun kasi guys, ini-explain ko kasi marami po nagtatanong ng mga baguhan po na hindi nila alam yon kung huhugasan po ba o saan po ba nabibili. So yung buhangin po, pwede po ninyong mabili sa hardware. Ang bili ko po noon, dati, nung hindi pa nagkakaroon ng COVID, 28 pesos. Yung maliit lang pong sako, yung bistay na po yon. Pagkatapos, sa ibang hardware po ngayon, nung nagka-COVID, 35 na po. Sa iba naman po, 30. So iba-iba po, depende po sa hardware na bibilihan ninyo. So yung pumice guys, nabibili rin po yun sa mga garden store. So, nahihingi din po yun sa mga nagko-construction. Kung mayroon po kayong kakilalang nag-ano, papagawa ng bahay, pwede po ninyong hingin yun kasi tinatapon lang po nila yun. O kaya, bumili na lang po kayo ng buhangin na hindi pa bistay. Kasi pag kayo na lang po magbistay, meron na pong pumice doon. Dahil pag yung buhangin po, doon nanggagaling po yung pumice sa buhangin pag binibistay. Yun po yung sinasala po nila yun. Yun. So, ito yung po yung gamit ko palagi. Yung po yung aking DIY soil mix. Hindi po ako nawawala ng buhangin. Kasi guys, mas maganda po pag may buhangin ang ginagamit natin. Dahil pag nilagay po natin yung sa lupa, hindi po dikit-dikit yung lupa. I-mix po ninyong mabuti. Maganda po yung kalalabasan ng lupa. Kahit yung pong lupa ninyo parang putik na, na malagkit. Pag hinaluan po ninyo ng buhangin, minix ninyo siya. Mawawala po yung pagkakaroon niya ng putik o pagiging putik niya, ganun po yun. So yan, maganda po guys. Ang ginagamit ko lang po ditong lupa ay ordinaryong lupa lang. Nandyan lang lupa sa luma kong garden na may konting lupa doon. So hindi po ako bumibili ng lupa. Ang binibili ko lang po buhangin. So yung aking pumice dyan, nahingian ko na po. So sa iba po, pasensya na kayo kung ini-explain ko pa po. Kasi po, yung mga bago pong ano, nagtatanim pa lang ng mga succulent, nagtatanong po sila. Kaya po ini-explain ko na para po malaman din nila. So, yung sa mga baguhan lang po yun, guys. So, ito nakikita nyo yung aking Portulaca tricolor. Yan. So, yan. Ipapakita ko na po sa inyo yung aking mga succulent na nabubuhay dito sa lowland. Nasabi, karamihan, hindi na mahirap buhayin dito sa lowland. Meron nga po akong video dati na nung una po, nahihirapan po akong buhayin ng mga succulent. Nung baguhan pa lang po ako, siyempre po ganun naman talaga pa nag-uumpisa tayo na namamatayan tayo. So nung una po namamatayan din ako, hindi naman po ako eksperto sa pag-aalaga ng mga succulent. So isishare ko lang po sa inyo guys ang aking mga experience yan sa pagtatanim po ng mga cactus and succulent. So guys, ito yung mga succulent ko, makikita nyo na magaganda na po, healthy po sila dito sa lowland, nabubuhay po sila. Yan, ipakita ko sa inyo guys. So yun guys, i-focus natin si Portulaca tricolor, o di ba?
Yan po sila, marami siyang flowers. So nabubuhay po sila. Ang ganda po ng kulay ng kanyang mga leaves dahil kulay pink na po siya. Oh. Yan. So may araw na, makikita ninyo guys na maaraw na. So kahagabi po, umulan po ng malakas. Kaya yung iba pong mga dahon dito guys ng aking mga succulent, basang-basa pa. So yung iba po hinihipan ko minsan, naman hindi po. So ayan, ito po yung aking mga jelly bean. Ayan, pag mainit na mainit po dito, ano po siya, yung kulay red na. So masyadong malilim ng mga nakarang araw tapos umulan po. So ngayon, ito lang po yung kulay red niya. Ayan. So ito pa yung aking jelly bean na isa. Hindi ko alam kung nakikita. Ayan guys. So ito yung Black Prince. At ito pa rin po yung iba kong Black Prince guys. Ayan. So ito po yung ano. Ito po yung nabuhay ko na ano. Galing po sa leaves ng ano ng tawag niya ito. Black Prince. So guys, ito po yung isang ano lang po ito, isang dahon lang po ang, pero ang tumubo sa kanya apat. So ayan oh. Ganda, 'di ba? So madali lang po, basta yung ganito, yung isang leaves niya, ipatong lang po ninyo kasi yung ginawa ko, pinatong ko lang po after 2 weeks. Ay, nasa shaded area ko lang po siya nilagay pagkatapos nung after 2 weeks nilabas ko na po kasi umulan, pinaulanan ko. Tapos hinayaan ko na lang po dun sa ulanan. Ayan, nagkaroon po siya ng ganito na, nagtumubo na yung kanyang ugat, pagkatapos tumubo na rin yung ganyan. Pero guys, matagal po yan tumubo, kaya hintay na lang po ninyo, matagal din siya. So ito po yung aking jelly bean. Ay, jelly bean, banana po. Ayan, si banana guys. Oh. Kita naman nyo si banana, healthy rin siya. So, ganyan lang po talaga yung kanyang mga dahon guys, hindi siya punong-puno. May nakita nga po akong ganyan na iilang piraso lang yung dahon, nasa dulo lang. So, ayan. Tapos, ay wait, ito pa po palang katabi ko guys. So, ito si, ano na nga bang pangalan nito? Tornado guys. So, si Tornado, ayan o. Karamihan po dito sa aking mga succulent guys, sa Benguet ko po ito nabili dun sa seller na unang-una. So ayan guys, oh. Pag ano naman po, sobrang init, nagkukulay brown din po siya. Pag hindi naman, kulay green lang po siya. Ayan, tapos ito. Ayan. So pag mainit guys, ito na-stress siya. Ayan, maganda, pumupula po siya. Asa na ba yung kamay? Ito guys, pumupula siya. Ayan o. At marami itong babies. Ito ang tawag po dito eh, ano, Mother of Thousand. Ayan. Mother of Thousand, marami siyang mga babies dyan. Wait lang. Tapos ito guys, nakikita nyo dyan. Ayan. So okay naman po sila, healthy naman po kahit nandito siya, rain or shine. Ayan. Ito si Campfire kasi hindi pa naman siya masyadong na-stress, kaya hindi pa siya nagre-red. So kunti pa lang yung red niya dyan. So matagal pala siya magkulay red guys. Ayan. Tapos oh, ayan po yung rose cabbage. Nabili ko naman po ito kasabay nung ano, nung ay hindi, bigay lang pala ito sa akin nung seller na binilang ko ng moon cactus ito kay Abby Santos. So ito naman po yung aking rose cabbage na nabili dun sa una kong seller sa Benguet. So may mga babies po siya sa ilalim. Yan, kung kita ba. So ayan, may mga ano po siya, maliliit na babies, ayun o. So pag nasa ano po ang ating rose cabbage guys, pag nasa direct sunlight o nasa sunlight, makikita po ninyo yung maganda po yung kanyang pagkabilo guys o.
May tubig pa pala. Hindi ko pa, minsan po hinihipan ko, minsan hindi. So, magiging maganda po yung bilog ng ating rose cabbage, guys, kapag nasa sunlight po tayo. Kasi pag hindi po, naka ano po siya, yung nakabuka yung kanyang leaves. Ayan. So, katapos lang umulan ng malakas kagabi. So, ayan ang mga succulent. So, ito, si ano ata ito, si Dom Adolfi. Kasi yung, hindi sinabi sa akin ng seller, guys, hindi ko pa naitanong mga pangalan yan. Hindi po ako masyadong marunong sa pangalan ng mga succulent, guys. So, ito naman po yung aking, ito si Fred Ives, guys. Pinutol ko ito. Tapos, nagkaroon ng maraming babies. Oh, kasi ganito po yung pagpaparami ng mabilis. Putulin natin yung katawan ng ating ano, succulent. So, ito dumami, guys. Eh. Ang dulo po nito, ayan. Wait lang. Ito po, oh. Saan nakikita ba? Ito po yung kanyang dulo. Ayan, may tubig pa. So, yan po ang pinanggalingan niya. Tapos ito si Ghost Plant. Ayan. Si Ghost Plant. Okay naman po siya. So, mga ilang buwan na po sa akin yan, guys. Tapos ito si Chinese Cabbage. So, alisin lang po natin yung natutuyong leaves sa ilalim. So, marami rin po siyang mga babies. Ayan. So, marami po ako mga succulent na nabubuhay dito sa lowland. Na masigla naman po sila. So, ito po yung Black Prince ko. So, matagal na rin po ito, guys. Nandun pa po ako sa luma kong garden. Hindi pa po ako lumilipat dito sa rooftop. Kasi, guys, nasa rooftop na po ako. So, ito si Black Prince. Ito yung una kong Black Prince na nandoon sa ano, sa luma. Yun nga na sinabi ko na nasa lumang garden, guys. So, ito, malaki na po ito, eh. Kinuha ko po yung mga leaves niya dyan sa ilalim. Kasi, ini-propa ko po para magkaroon ako ng another, ano, Black Prince. So, ito po si Chicken Feet. Yan. Pinropa ko rin po yan kasi ang taas-taas na niya. Pinutol ko rin po yan. So, marami na siya. Tapos, marami na yung pinutol ko po, 5. So, malalaki na rin po sila ngayon. So, ito yung Black Prince. Ayan, yung mga Black Prince ko, guys. Oh. Tapos, ito si ano, Jealousy. Ito naman si Angelina Bash. Bash, ayan. So, ito, yun, ano, kita nyo yung Black Prince, guys. No. Healthy naman po sila dito kahit nasa lowland po sila. So, ayan, kaya sila maliliit na dahil pinagkukunan ko na po yan ng mga lumang dahon. Ay, yung mga dahon nila sa ilalim. Gaya nga naman sinabi ko para maipropa ko sila. So, ito yung mga laxiflora, ayan. So, umuulan. Mulan kagabi. So, ito guys. Ayan, malaki rin siya, oh. Ito rin yung, ano, Mother of Thousand, yan. Kulay green po siya pag hindi siya masyadong na-stress. Di katulad nung isa na na-stress na siya. So, ito pa yung Fred Ives na nanggaling sa, ano, Benguet. So, ito rin po yung si banana ko. May isa pa po akong banana. So, dalawa po yung banana ko dyan, eh. Yan, oh. Ayun yung isa. So ito guys, yung Echeveria ko. Ayan, si Echeveria dugong. Nung nabili ko po ito, wala pa siyang babies. Ngayon guys, tingnan nyo, meron na po siyang babies. Ayan o. Tumaas na. At saka maganda na rin po yung kulay niya. O, diba? So nabubuhay po sila dito sa lowland guys. Tapos ito, hindi ko rin po naitanong yung name niyan. Ayan o. Oh. So, nung dumating sa akin yan, halos wala na po yung dahon. Binuhay ko na lang po dito. Tapos, ito naman makikita niyo isa. Nanggaling din po yan sa leaves niya, sa si Dom Adolfi. So, ayan, may jealousy pa rin ako dyan sa maliit na yan.
tingin tayo guys dun sa iba pa. So ito guys si Cutix. Ayan. So Cutix po daw ito. Kasi yung isa nito guys, anong tawag nito? Napapagkamala nila yung isang pangalan eh. Pero tinanong ko kay seller, Cutix daw po ito. So yan, may mga babies na rin. So sabay-sabay po yan. Kung napanood na po ninyo yung aking video nung nag-unboxing ako ng galing Benguet, yan na po yun. Yan. So ito pa yung iba kong Black Prince. Yan. Tapos guys, ayan, mainit na po, nakikita niyo mainit. Ito po yung si Dom. Tokyo San po pala. Si Tokyo San. Tokyo San po ito guys, tingnan mo. Galing din po yung Benguet. Yan. So yung isa kasi may nangyari doon kaya naging ganun yun. Inalis ko kasi yung mga nasira. Kaya yan. So ito yan. Tapos ito naman guys, si Kalanchoy Variegated. Ayan. Ang ganda po niyan, magpipink po siya pag na-stress sila. Ayan. Yung buong dahon niya pwedeng magpink ng lahat kapag na-stress sila. So ito pa yung iba. So ito naman, hindi ko rin po ito naitanong. So basta hindi po ako masyadong ano sa mga pangalan ng succulent, guys. O, kasi umulan kagabi. Ayan, kaya tumutulo pa rin siya. O. Ito guys, nung dumating ito, halos wala na pong dahon yan. Natitira na lang pong dahon nito, yung nasa gitna. So ayan, dumami na po siya. Naging ilan na rin to? Pito. Yan. Eh guys, pasensya na po kayo kung may narinig po kayong mga ingay kasi may construction po dito sa malapit sa amin. So maingay po yung ginagawa nila. Hindi ko po mahintay na huminto sila kasi tuloy-tuloy. Hindi ako makagawa ng vlog. So pasensya na po. So ito, nandito pa rin siya. Hindi ko pa nariripat. Halos ito, nagtanim po ako ng maraming mother of thousand. So kasi maganda guys to pag na-e-stress sila. Ayan. So ito naman po yung mga crested. Ayan. Mga crested ko. Ayan. Maliliit pa naman yung iba guys. Ayan. So ito rin po yung nabili ko sa Benguet na ano, halos wala na po siyang dahon. Pero ngayon guys, tingnan ninyo. Marami na siyang tumutubo. Noon kasi halos mamatay na yan. O, ayan o. So pwede pong mabuhay ang ating mga succulent dito sa lowland. So ito guys, na mga nakikita niyo mga bowl dyan, tatamnan ko po yan ng mga jealousy. So nakaprepare na lang po yan dyan. Hintayin ko na lang po magkaroon ng inaayos ko pa lang po. So andito papapuloy pala yung isa. Papapulol na naman ako. Ayan po, tingnan niyo, kahit kukunti lang yung kanyang mga dahon guys, nagsurvive sila dito sa lowland. Kasi guys, alam nyo kung bakit naging ganun yan nang dumating sa akin. Kasi po, natagalan po yan sa biyahe. 9 days. Ika 9 days po bago siya dumating sa akin, kaya nagkaganyan. Pero nabuhay naman po. So yung iba, hindi na talaga nakasurvive. Kasi ano na talaga, yung patay na. So ito, nakita na rin po ninyo ano. Ayan. So yung iba guys, hindi ko pa po na itatanim yung iba kong mga succulent. Pero ano po yun, yung matagal na po sa akin, nasa pot pa lang. Nabili ko po dun kay ano, kay Succulent Hobbyist Hub. So buhay pa rin naman po siya, ha? Kahit hindi ko pa po sila nire-repot. So ito po siya. Ayan o. Magaganda na yung Black Prince kasi guys, dito ko sila nilagay sa garden ko rin, naka direct sunlight din sila. So maganda na sila. Noong una po, hindi siya masyadong black. Ayan. So ito pa rin yung jade plant, hindi ko pa rin po natatransfer. Pero yung isa po, naitanim ko na. So ito si ghost plant, yan, itatanim ko pa rin po yan. So ito yung ibang
Black Prince. Yan. So, ito naman po yung aking mga jealousy, guys. Oh. So, mamaya pa po yan, magkakaroon ng bulaklak kasi maaga pa po. Yan. Ito, guys, na jealousy na to. Pinararami ko po talaga siya kasi ang cute-cute po niya. Yan. Maganda po sila kapag sabay-sabay silang namulaklak. Sabay-sabay pong bumuka yung bulaklak nila. Yan. So, ayan si ano? Si Angelina ba? So, ito guys, yung sinasabi ko sa inyo na ano, pinropa ko na ano, chicken feet. Ayan. So, yung akin pong Vietnam rose, guys, may flower siya ngayon, oh. Ayan. So, bumubuka na yung mga Vietnam rose, guys. So, hindi ko pa naaayos yung iba. Tapos, yung iba guys, malikot ba yung camera ko? So, guys, ito yung iba namang nandito sa itaas yung aking mga ano, ibang succulent. So, gaya nito guys. Ito si Choco Moonstone. Choco Moonstone, maganda guys, yung color talaga niya, oh. Choco. So, nung dumating yan guys, marami rin siyang mga dahon, kaya lang syempre matagal na po sa biyahe kaya hindi pa rin siya naka ano survive. So mga bagong ano na niya, mga dahon yung mga tumutubo. So ito si Dom Adolfi, hindi po mahirap alagaan 'yan. Ayan. Ito pa si Choco Moonstone uli. Oh, ito rin po yung nanggaling guys sa Benguet. So mga sa Benguet ko, kasi sa Benguet guys, 'di ba, marami akong in-unboxing doon. So marami akong nabili doon. So ayan, nabuhay naman po sila lahat guys. Mga in-unboxing ko. Ayan. Ito yung sa pangalawa, oh. Pangalawa kong unboxing guys, nabuhay. Oh, ito yung mga nauna. Ayan. So ito si ano, si Rondo, mayroon na pong mga babies ito. Nakita ko dyan, may mga sumisiwang ng babies. So, ito, tingnan natin, guys. Ito, kita na po. Ay, wait. Ayan, kung makikita ninyo dyan, mayroon na po siyang babies na maliit. Kita ba? Ayan. So, ayan po. May tatlo akong rondo dito. Ay, oo, rondo. Yan, alam ko. At saka ito guys, si ano, si Shooting Star. Yan. Saan ba si Shooting Star? Kita ba? Ito si Shooting Star guys. Mayroon na rin po siyang baby. Sa kung nakikita, nandun o. Oh. Kaya lang, hindi pa siguro makita sa camera kasi ano eh. Maliit pa siya. Ako lang nakakita. So, ayan naman guys, yung mga iba. Tapos ito lumaki na siya. Oh. Ang liit pa lang po nito dati nung nabili ko eh. Tapos ito ganun din, maliit din lang siya nung nabili ko. Ngayon malaki na rin siya, oh, tumaas na siya. Tsaka maliit lang yung dahon niya dati. So yung iba ko, yan po yung aking mga ibang succulent guys na nabubuhay dito sa lowland. So yung iba po, madami pa. Ah, mayroon pa pala ako dito guys. Hindi ko pa po siya na re-repot. So, nung dumating po ito, wala pa po ito. Wala itong, ano guys, walang paso. Ano yan. So, ito si Christmas. Ah, crab. Crab Christmas. Cactus yan. Baliktad yata yung pangalan. So, ito guys. So, itatanim ko po ito sa, ano, sa pot na malaki. Ayan. Hindi ko, dito ko lang muna siya tinanim guys. So, matagal na rin po siya. So, ipakita ko na rin po sa inyo guys yung iba kong mga bulaklak. Kasi namumulaklak na po yung mga Vietnam rose. Tingnan po natin. Sama po kayo. So, kung saan-saan ko lang po tinanim yung aking mga ano guys, yung mga Vietnam rose. Nakita nyo dun, meron kanina. So, meron din dito guys na dalawa. Ang ganda ng kulay nila. Oh, pink. Ayan.
So yung iba niyan, guys, kulay red. So, tingnan muna natin, guys, si ano, ang ganda kasi ni Portulaca tricolor. Ayan. So yun, guys. So ito na po yung nagbitin ako dito, guys, sa ano, kasi wala nang bubong, ay wala na dito yung kamyas. So makikita ninyo na. Ayan po. Mayroon na rin mga bulaklak yung Vietnam Rose. Ayan. So pinagsama-sama ko po dito yung iba-ibang kulay ng Vietnam Rose. Ayan. So ito naman, guys, yung aking nandito. Ang dami na pong bulaklak nito ni Hawartha. Ayan, ang dami niya na naging bulaklak. Ah, so guys, tinutoka ng ibon kaya naging ganito ang itsura. Ay, nawawala yung kanyang mga bulaklak. So ito ang dami na. Naging apat na po yung flowers niya. Oh. So ito naman si ano rin, Mother of Thousand. Yan. Yung maliit lang yan nung itinanim ko, guys. Ngayon malalaki na siya. Sabi ko, ginawa ko lang ito, itinanim ko for ano lang, picture, para mag pipicturean ko lang, pero hindi ko pa po inalis yan, lumaki na sila dyan. So ito yung iba kong Vietnam Rose na tinanim. Yung iba wala nang mga bulaklak na tuyo na. Excuse me. Ayan po yung aking mga kalanchoy, makikita nyo dyan, guys, na basang-basa pa yung kanilang mga dahon dahil kauulan lang. Ayan o. So namumukadkad ngayon ang aking mga Vietnam Rose. Makikita nyo. Ang ganda ng mga kulay nila, guys. Ito po yung mga bagong tanim ko. Ayan. So bawas na yung iba dyan. Excuse me. So, yung aking ano, cactus na malaki. So, ayan, guys. Ayan. So, ito po yung ginawa ko din dito, guys. Ayan. Pinagbubutas-butasan ko po yan na iba-iba. Ayan. So, nagsama sa, excuse me, kabilaan po yung nag-construction dito, guys. Ang maingay. So, ito, iba-iba rin po yung, excuse me, yung flowers niya. So, ayan o. Dalawa po yung ginawa ko naman dito, guys. Ayan. So, yan. Pasensya na kayo. Masyadong maingay po dito sa aking garden na nandito ako, guys. Marami pong ingay na maririnig kasi nga laging may nagko-construction dito. Hindi natatapos. Ang laki-laki ng pinapagawa niyang bahay. Kaya hindi matapos-tapos. Ay, ito po pala, guys, yung ano ko. Yung isang jade plant. Ayan. Ay, tinanim ko na po dito yung isang puno. Ayan. So, itong pinagtaniman ko, guys, yung pang-spray ko to ng ano, ng tubig. Dahil sira na po yung kanyang pambomba, yung pump niya. Ayan, pinutol ko, ganyan ang ginawa ko, tinaniman ko na lang, pininturahan ko. Kasi kulay blue siya. So, ito yung aking mga moon cactus. So, guys, yung bili kong moon cactus dyan, ito yung nabili ko kay Abe Santos, guys. Yung ano niya, wala pa po kasi itong babies dati. Ngayon, nagkaroon na po siya, ano lang sa akin, parang 1 week lang po. Nagkaroon na ako ng, nakita ko may tumubo na po dito na maliliit na babies. So, hindi pa ninyo, guys, makikita dyan kasi sobrang liit pa niya. Tapos dito, mayroon na rin pong umuusbong. So, i-ano ko na lang po yan sa inyo, guys, kapag meron na uli silang tumubo. I-update ko po kayo sa aking mga succulent, cactus and mga succulent. So, yan, guys. Ayan, makalat pa po ako, guys, eh. So, yan, tingin po. Ayan po ang aking mga ibang mga alaga, guys. So, tingnan po ninyo. So, nandito yung iba kong black prince, nilagay ko dyan para sila mainitan. So, ito, maganda na siya, oh, kasi
na-stress na siya, oh. Mas maganda yung pagka-black prince niya, compare natin dito. So, dati, ganyan po yan. Oh. Ito naman, guys, kaya yan nagkaganyan. Yun nga po yung kinaykay ng pusa. Ayan, oh. Kaya natanggal yung kanyang mga leaves. Maganda rin po yan. Pag naalisin ko na lang po yung mga ganito, magaganda rin po yan sa ano pag naging matagal na. Ayan, so guys, ay, ito pa pala. Pakita ko pa sa inyo, lubusin na natin, guys. Kasi yung iba nandito. So, kahit yung bubong marumi. So, ito guys, yung iba. White naman yung dito. Oh. So, dito yung iba kong mga halaman, guys. Oh. Iba-iba na lang. May yung saluyot ko dito. Ayan. So, yan guys. Yan na lang po ang video ng lola nyo. Maraming maraming pong salamat sa inyong panonood, guys. At sa hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo at welcome po kayo sa aking channel at share din po ninyo at i-like. Maraming maraming pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye and God bless po.